200 to per dozen. Guys, tingnan nyo, oh. Ang ganda. So, ito, kuha ko nito, boss. Ito, itong color na to. At, oo, tsaka ito. Kung nasa taas ka, ito yung view. Ayan yung dining area. Ayan yung sala. Ayan. Good morning! May pupuntahan tayo na flower farm na kaka-discover ko lang. Ang tagal na namin dito sa Indang. Hindi ko alam na meron palang farm na 3 to 5 minutes away lang sa farm natin. Kaya samahan niyo ako, tignan natin kung ano yung mga magagandang bulaklak na makikita natin dito. So guys, eto na tayo sa ating destination, EMV Flower Farm sa Tambo Malaki, Indang, Cavite. So mukhang malaki itong ano nila, itong plantation nila, oh. Ayan, hanggang daw doon sa loob. Tapos parang, ang alam ko, meron daw hotel doon sa loob. Pero, syempre, hindi tayo allowed na pumunta doon. May mga naka-check-in doon. Ayan, mukhang marami na rin tao dito. So, waiting pala. Tapos, guys, meron silang entrance fee na 80 pesos per head. Marami, oh. Mga pamilya yung pumupunta rito. Ayan, mga nagpapa-register. Siyempre, kukunin yung ating temperature. Tapos, yan, babayad. May mga, napansin ko, meron din sila mga flower arrangement doon. Sakto naman, di ba? Mag-uundas, siguro. Kaya, maraming tao. So, waiting tayo. May isa pang family na papasok doon sa loob. Susunod kami naman. Tapos, may susunod pa rin sa amin. Guys, yung name ng garden, EMV. Pangalan daw yun ng mga may-ari. Estrella, Mojica, Vidar. Ayan. 3 hectares itong property na to. Yung 2 hectares para doon sa plantation ng mga halaman. Yung 1 hectare naman doon sa hotel sa likod. Mamaya ipakikita ko sa inyo. Pero doon sa hotel, hindi tayo pwedeng pumunta dahil syempre para sa privacy ng mga nag-check-in doon. Guys, since nandito na rin lang tayo, alamin na rin natin yung rate nung sa hotel nila. Ito, kapaliwanag sa atin. Si Miss Alaysa. Ma'am Alaysa, yung sa likuran na mga hotel doon, yung mga villa, magkano rate doon? Sa villa, ma'am, weekday rate po is 5.8 po. Isang villa po, 2 to 4 bucks po siya. Then, pag-weekend po, 6.8 po. Yun po, isang villa, 2 to 4 bucks po. So, pag-weekend daw, guys, yung isang villa, 6,800. Ang pwede mag-occupy, 2 to 4 na packs, ano. Pero pag during weekdays, magkano? 5,800. So, 1,000 ang difference, ano. 2 to 4 packs din yon. Oo. Ano yun? 12 hours yun, ano? Check-in po is 2 p.m. Then, the next day po, 11 a.m. check-out po. Ah, okay. So, 2 p.m. ang check-in, 11 yung check-out. So, okay na yung guys. Tapos, ano yung mga amenities natin dyan? Bali, may pool po sa villa, ma'am. Then, ayun po, free pool po sa flower farm. So, ayun. Tsaka itong area, guys, fresh ng hangin. Tapos, walang ingay. Walang mga sasakyang magulo. Wala. Kaya, marirelax kayo dito. So, ayan, guys. Lumabas na yung sinusundan natin na isang family. Eto. Ang dami. Guys, eto. So, ang mga tanim pala niya, puro ano siya, puro chrysanthemum. Ito, pero hindi natin alam kung magkano yung presyuhan nila, ha? Yan, so, hale-halera siya. Dito, puro mga kulay white na chrysanthemum. Ito. Ayan, ang ganda. Ganito yung magandang bilhin kasi hindi pa siya talagang bukang-buka. Ayan, oh. So, ito. Dalawang linya to na puro white chrysanthemums. Ibang tawag dito, Malaysian moms. Naku, umulan na. Nabot na kami ng ulan. Mabuti na lang, guys. Ano to, oh. Ayan. Meron siyang bubong. Hindi tayo mababasa. Ayan. Ganda nito, oh. Akala ko pa naman makakabili ako ng yung may roots na nakalagay sa pot para dadaling ko dun sa farm natin. Tsaka tumataas pala to ng ganito. So kailangan pala guys may guide siya na ganito. Ayan. Kasi kung walang guide, babaksak yan eh. Katulad nito oh. Tingnan nyo to. Ayan. Oh, diba? Ito siya.
Oh, kaya kailangan meron siyang ganito. Ayan. So, dito naman, ang ganda ng color nito, oh. Ayan, ang ganda. Ito pa. Magka-idea kayo kung gaano kalaki ito. Ayan. Ganda. So, ito, puro pink naman yung mga nandito sa area na to. Pink, dark pink, fuchsia, tapos light pink, meron siyang parang peach, iba-ibang mga colors. Ayan. So, ayun, nag-harvest sila. Marami, oh. Kasi nga, mag-uundas na. Maraming bumibili ng mga bulaklak ngayon. Mamaya tingnan natin kung makakabili tayo. Ito naman, mga yellow naman to. Ayan. Mukhang na-harvest na rin yung iba dito kasi medyo, ano na to, oh, medyo kulang na. Ang ganda nun, no? Yung hinarvest na yun. Teka, picture natin. Boss, binibenta yan? Paano bentahan yun yan? 200 per dozen. Ay, makabili. Saan bibili niya? Doon sa labas? Dito. Ah, dito? Doon niya lang po babayaran sa labas. Ah, okay. Sige, kuha ako. Ang ganda. So, ito, kuha ako nito, boss. Ito, itong color na to. At, oo, tsaka ito. Oo, yan. So, yan. Parehong tigisan dosena, ha? Sige, thank you. Saan ko kukuhanin yan? Doon sa labas na. Doon ko na rin mabayaran. Sige, thank you. Guys, ang ganda. Teka, boss, pa-picture nga. So, ayan guys. Nag-harvest talaga sila ngayon. Mabili daw ngayon kasi nga, yung nga na-mention ko na sa inyo, undas nga. Ayun yung mga namumulaklak na. Doon na sila nag-harvest. Tapos, itong area na to, mga buko pa lang siya. Ayan, no? So, ito naman yung area na susunod na pag-harvestan nila. Ayan, hanggang doon sa dulo. So, ayan guys. Pare-pareho lang naman yung mga bulaklak dito. Puro mga chrysanthemum o Malaysian moms. Next year, mga February, mga sunflowers naman daw. Guys, lumabas na tayo sa greenhouse. Punta tayo dito sa bandang likuran. So, dito sa likod, meron sila mga cottages. Ayan, pwede ka magpahinga dyan. Cute naman. Ito. Ayan. Hindi tayo allowed na mag-video dyan sa area na yan. Ayan. Ang cute naman nito, mga ano to, gansa, bibe. Ayan guys, biglang uminit. Kanina kasi umuulan, kaya magandang mag-video. Ngayon sobra na init, kaya labas na tayo. So guys, itong area na to, dito yung packaging nyo, ano? Ayan, daming order sa kanila. Teka, tignan natin, ayun pa, oh, dami. Nakakatuwa magtrabaho dito. Imagine, puro bulaklak yung nasa paligid mo. Tignan nyo kung gano'ng ka-fresh yung mga bulaklak niya. Ayan. So, pag nirelease nila, mga nakalagay ng ganyan sa papel, binabalot na nila. Guys, yung iba, in-arrange na nila. Ayan, ang ganda. Ayan, o, mga budget meal to. Ayan, 150 lang yan. Tapos, yung iba daw, 300, yung iba, 400. Guys, update ko kayo dito sa ginagawa sa ating farm. So, ito yung ating native house. Nire-repaint nila. Mukhang na-burnisan na rin yung mga buho, yung mga kawayan na maliliit. So, sana wag umulan. Umaambon na eh. Para tuloy-tuloy yung trabaho. Tapos, dito, ito dati, ano lang to eh, kulungan ng aso nakalagay dito. So, lalagyan natin ng toilet. Bali, pang babae, tsaka pang lalaki. Tapos, dito, sa likuran, kasi ano lang to, ginagawang tambakan lang eh.
So, pinalagyan natin ng kitchen. Malaki tong kitchen na to. Para kung may magre-rent dito sa ating native house. O kaya dito sa area natin, medyo may magagamit sila dito. Binubungan lang tong area na to. Yan. May mga bubong lang to. Tapos, ayan. So, scrubby na lang yan kasi nagkalumot na. Bakit tatanggalin yung nasa ibabaw na bricks? Ah, di-design na na lang. Ay, oo. Ganda nga naman. Foreman, eto, ano to? Itong area na to? Yan yung ano, atinit yung... Ah, so parang dining area. Kung mga dalawahan lang o apat kasya dito, no? So, ito guys, ito. So, ito yung parang dining area na maliit lang. Tapos, ito yung kitchen. So, kung halimbawa may magre-rent ng place natin, ito yung lugar ng mga caterer. Para dito sila naglilinis ng gamit nila, nagpiprepare ng foods, ayan. So, dito, medyo nagtataba sila ng bricks. Lalagyan nila ng design. Pero natutuwa ako kasi... Hindi mo na kailangan maglagay dito sa wall na to. Ito yung dati namin pader. Hanggang doon sa labas. Yan. Tapos may generator rin naman tayo dito paglabas. Nito. Hindi pa nga na ano to eh, no? Hindi pa nagagamit, ano? Matagal na to. Ilang years ago nung binili namin. So, hindi pa nagagamit. Wala marunong mag-operate. So, ayan. Labas muna tayo. Hanggang saan yung sakop ng toilet? Yan. Saan ang pasukan? Dito? Ah, so naka-side siya. Andito yung harapan. Okay. So, ito, open pa rin to. Magkakaroon ng hallway. Ayan. Meron pa akong space para sa halaman ko. Ito, tuloy-tuloy yung trabaho, guys. Yung lumang Christmas tree na naandun sa bodega, nilabas muna dyan, lilinisan natin. Ito yung dating table na naandun sa main house. Diba nakabili na tayo ng bagong table, so nilabas muna natin dito. Ayan. Yung mga fountain, pininturahan nila ng blue para magmukhang malinis kasi ang bilis niyang lumutin. Mukhang maganda naman yung effect ng blue niya kasi pag ganito, tingnan yung area na to, parang nagbo-blue rin. Nagmukha siyang malinis. Lalo na pag gabi, ang ganda niyan. Ito naman guys, ililipat na natin dun sa baba. Doon sa malapit sa White House kasi okay na yung area doon. Hindi naman talaga dito nakapwesto to. Pina-repaint lang yung yan yung mga laruan ng mga bata na yan. Tapos pag okay na yung ating elf o yung truck natin, ipabubuhat na lang natin. Palalagay natin doon sa baba. Mabigat yan eh. Hindi pwedeng tao-tao lang. Guys, yung nga pala sa native house na itour ko na kayo, pero dito sa main house hindi pa. So eto, pasok tayo ha. Ayan. Ito yung ating living area. Dati na itong sofa dito. Ayan. Medyo madilim kahit bukas yung ilaw. Against the light kasi. Dito naman, ang dati nakalagay dito, solid na wood. Pinagpalit lang namin para hindi naman nakakasawa. Itong rattan na to, nakalagay to dati dun sa yung one story, yung nasa gilid na hindi ko pa napapakita sa inyo. Tapos pinagpalit lang. Tapos yung dating nakalagay dito, yun naman ang inilipat doon. Ito naman yung dining area na dati wood din lang ang nakalagay dito. Ito yung pinakita ko sa inyo na nabili natin pero hindi siya brand new. Pero maganda siya guys. Ilang seaters to? 2, 4, 6, 12, 14. Ayan, ang haba nito. To, yan. So ito naman yung pinaka dining area. Dito naman, ito, may dalawang pinto dito. Papunta dun sa garden at saka dun sa pool. Pakita ko sa inyo, ha? Ayan. So, ito. Ayan. Guys, dun sa taas, meron diyang tatlong bedrooms. Yung isa, yung master. Tsaka meron dalawa na guest room. Mamaya siguro akyatin natin, ha? Tapos dito, may isang room din dito. Na malaki rin yung room, eh. Pwede rin master's bedroom yun, eh. Taka, ano unahin natin? Ah, dito muna tayo sa kitchen. So, ito yung kitchen na... Ito, wala yung mga laman kasi bagong repaint lang to.
So, ganun din yung kulay. Parang celadon green ba tawag doon? Correct me na lang kung medyo mali yung sinabi kong kulay. Ha? Hindi ko alam kasi. Basta green siya. Hindi naman mint green. Ayan. Ayan siya. So, dito sa room na to, bago pumasok ng room, meron dito ng toilet. Yung kulay nila guys, pare-pareho na lang para hindi magulo. Tapos pagpasok, meron din sariling CR. Tapos may cabinets. Ayan, tapos eto, yung bed. Ayan, wala pang sapin. Medyo spacious din tong kwarto na to. Eto guys, sa ground floor to. Labas tayo. Alam nyo ba to? Made of wood to. Matanda pa din sa bunso kong anak yata to. Tagal na niya guys. So, ayan. Akyat tayo dun sa taas. Guys, ito yung master's bedroom. Nung wala pa yung White House, dito kami nag-i-stay. Ang bed na to, ayan. Ito yung kama namin. Mas malaki to dun sa king size. Ang tawag nila American size eh. Kaya walang mabili na mga sapin nito, yung mga bed sheets. Kaya nagpapagawa lang kami. Ayan, tapos ayan, may mga bagong billing pillows kasi yung ibang rooms, pinapapalitan ko na yung mga unan. Siguro doon sa ibang mga nanonood ng mga movies, makikita ninyo na napag-shootingan na rin tong lugar na to. So ayan, tapos dito, inalis mo na nga yung mga gamit. Dati may TV dito kasi nga nag-repaint. Tapos may sariling cabinets din dito. Malaki ang cabinet nito eh. Ayan ho. Tapos meron pa dun sa itaas. Lagayan ng mga bed sheets, comforter. Tapos may sariling CR din dito. Tapos dito guys, paglabas mo ng pinto, may maliit na balcony. Ayan. Tanaw nyo yung swimming pool. Kaya lang nga, madumi nga kasi walang gumagamit. Ito, tanaw mo yung buong garden dito. Ayan. Tapos yung pagkalaki-laki na rubber tree. Tapos yung ito, ngayon ko lang nakita, yung kapitbahay namin nagpagawa rin. Ayun, ang laki ng swimming pool niya. Paglabas mo ng master's bedroom, may katapat siya na dalawang rooms na guest rooms. Ayan. So, meron siyang dalawang beds na single bed. Malaki din tong kwarto na to. So, ito, ganun din. May dalawang single bed din dito. Yan, medyo madilim guys kasi warm white yung ilaw. Dito sa dulo ng pasilyo may toilet dito para sa dalawang rooms na to. Pero yung nga, yung master naman, yeah, yung master's bedroom, may sariling toilet naman yan. Ay, against the light talaga. So ayan guys, napakita ko na sa inyo itong second floor ng ating main house. So ito kung nasa taas ka, ito yung view. Ayan yung dining area. Ayan yung sala. Ayan. So, baba na tayo. So ayan guys, labas naman tayo ng main house. Puntahan natin yung sinasabi ko sa inyo na one story na parang bungalow type. Tignan natin kung maayos na ha. Kasi last time na pumunta ako dito, nire-repair pa to eh. Check natin. Ito. So, ayan. Medyo naayos na rin. Last time na pumunta ako dito, halo-halo to eh. Ito yung sinasabi ko sa inyo na sofa na galing dun sa main house na inilipat dito. Tapos yung dati nakalagay dito, yun naman inilipat dun sa main house. So, ito. Mas bagay lang siya dito. Okay na to. Ito may ka-partner to. Inilagay naman namin dun sa White House. Yeah, kaya nga sabi ko sa inyo guys, minsan yung mga gamit dito umiikot. Paikot-ikot lang sila. Tapos ito, yung iba, hindi pa naihahanging sa wall. Yung mga kung ano-anong mga frame, tsaka
Ayan, mga pandeko-dekorasyon na yan. Tapos dito, kulang pa rin. So dito, ano din to? Wood din to. Ayan. Tapos ito, before, open to, guys, na parang meron lang siyang barandilya dito na nagsaseparate doon sa loob tsaka dito. Ngayon, naisip namin na gawin na rin siyang room para kung halimbawa may magre-rent, merong matutulog, halimbawa mag-asawa o may dalawang anak, ayan, kung gusto ng maliit na area, eto, dito siya. Tapos eto, tingnan natin, ha? So, ito yung room. Ayan, may sarili siyang cabinet dito. Pwedeng gawin natin na isang malaking bed ang ilagay dito, yung king size. O kaya naman, pwedeng dalawang double magtatabihin. Kasi, ang liit nitong bed na to, aalog-alog siya dyan. Ayan, malaki to guys. Ayan, no? Siguro kahit mga ilang tao dito. Kahit anim na tao, kasya dito. Ayan, so ngayon, ito, blinds na lang ang kulang dito. Ayos na siya. Konting dekorasyon na lang ang kailangan. Ayun. Teka, may CR nga pala dito. Yung toilet dito, dati maliit. Pina-renovate natin. Ayan. Ito na yung toilet niya. Ayan. Oh, ang laki ng shower room nila, oh. Mas malaki pa doon sa shower room namin doon sa White House. Ayan, oh. Ang laki, guys, oh. Ang ganda. Ayan. Ang linis niya, oh. Napatayin natin yung ilaw. Okay. So, ayun, lalagyan na rin ng blinds yun sa kanyan. Para hindi kita yung nasa loob. Guys, itong bungalow type na to, kung tawagin namin nung araw, holding area. Kasi, yung mga artista, pag yung halba may shooting, dito muna sila nag-i-stay hanggat di pa nila take. Ayan. So, eto, inayos na rin natin, nirepaint na rin natin, inalis na rin natin yung ibang mga nakatambak dito. So, konting ano na lang to, konting pasada na lang, maayos na rin. Birthday greetings po tayo. Advance happy birthday to Bong Orleans on November 5. Greetings from his lovely wife, Ake Chavez Orleans. Belated happy birthday to Rolando Batinga. And happy birthday din po kay Marcus Yabut Villegas. Shout out po kay Belinda Ami Garcia Meneses and Ernesto Yumol Meneses from Barangay Tibagan, San Miguel, Bulacan. Eseline Meneses Atienza and Norman Vidal Atienza from Kuwait. Jen Meneses Galvez and Victor Galvez from New Zealand. Shoutout din po kay Florence Laurente Meneses from Santa Ritang Bata, San Miguel, Bulacan. Hello din po sa Cruiz family from Butuan City, Gio Soto, Josephine Bauyon. Kiwanis Club of Indang Walang Tinag, greetings from Minardo Torres. Hello to Perla Laforga from California, Rebecca Kizon, Rachel Compra from Nagoya, Japan, and Teresa Absin from Dumaguete. Maraming salamat po sa inyong lahat at sana makita-kita ulit tayo sa mga susunod ko pang mga videos. Ingat po tayong lahat. Bye!